Halo, welcome. Today's video, pupunta ako sa Pampanga para magayos ng insurance nung aking nagasgas na sasakyan. Yung sasakyan ng aking asawa it was an accident, okay? So, solo ride. Tara, let's go! Para magkaroon naman ng kabulan na itong vlog natin, gawin nating comparison yung fuel economy ng looban kumpara sa expressway. So, ayan, reset natin. Pupuntang Pampanga, maglolooban ako tapos pabalik mag-expressway ako. Ganun yung magiging setup ng ating vlog. So, ang oras natin ng 8:08. Teka lang, no? May nakalimutan akong gawing ritual. Ito yung pag-check ng gulong ko kung may mga nakatusok o ano. Muntik na. Medyo mahina pa naman yung aking katawan at rumerecover pa lang tayo sa Rayuma. Looks good, clear. Ito ng oras, 8:11. Patience is a virtue. So, makipaglaro pa ba ako sa mga underbone? Hindi na. Let's go na. At may nalimutan na naman ako, mga kaibigan. Nakalimutan ko mag-strap ng helmet. Natin ang oras, 8:13. Medyo na-delay tayo, mga kaibigan. Nabutan pa ng stoplight dito sa Vista Mall. Wala man lang orange, go agad. So, Bataan pa lang may kadamihan na yung sasakyan, ano? Sigurado sa Pampanga mas marami. Kabi-kabila rin yung mga construction dito. Can't be so sure. Hindi natin alam. Hindi ako taga dito. Patapat naman to. Biglang lumiko. Pangit ang daan sa gitna. May alon. So ganun ako mag-drive, ano? Kapag alam kong may obstacle sa harap o alam ko namang hindi ko rin may bibirit, malayo pa lang nagmi-minor na ako. Bawa, nararamdaman mo na something sa might going to happen. Magpadal ka na, di ba? Kesa naman sa magpreno-preno ka lagi. Tawiran dito. Tawiran ng tricycle. Ito, tawiran itong lugar na. Sakit-sapit ah. Hindi bagay ito, niipad ko na ito sa gantong motor. Dahil hindi ko maipit yung tanke. Saan nga natin? Gara naman na ito.
dinalupihan SETEX. Dinalupihan ng SETEX and Trans 841. May 30 minutes ko rin kinuha. Dami kasing sasakyan eh. So ngayon dito na tayo sa Layak, papuntang San Fernando. Ito yung marker ng ating World War II Japanese versus Filipino-American. Oy, mukhang marami rin construction dito sa papuntang Pampanga. Bigla na lang may lumabas na tricycle. Muntikan ako. Pucha, hindi ko nakakuhanan. Walang yan. Hindi naman ganun kabilis yung drive ko eh. Tangina, nanginig buong katawan ko rin ah. Hindi ko nakakuhanan guys. Titipid tayong battery. So, buksan natin yung camera dahil merong mabilis na airplane. Sasabayan natin siya. Hindi pala siya mabilis. Joke lang pala. Airplane guys, tayo pa ba natin? Na? Tara na? Abutan tayo ng airblade dahil may checkpoint. Unahan ulit natin siya. So, dito siya sa kanan. Nahabol ako ng airblade. No match ako ah. No match nga ba tayo? Kasi na-aksidente sa mga ganun. Pagka nag-o-overtake ka sa mga ganyan, madalas may na-aksidente.
isa pa, stoplight rin naman. Kaya wala ka silbi mag mabilis. Lakas na nga na. Bilis niya na. 100cc ko ya. 399. Ubus yung battery ko. Pinapakitaan ako ng sniper kung paano sumingit. Katagal nitong stoplight na nag-aabot uli kami ni Airblade. Status sa Pampanga, ginagawa yung daan yung isa yung linya. It's 9:09, malapit na ako dun sa pupunta ko. God. That's a lot of traffic. Ubus na akong battery. Maliliit, mahirap. Halos di kami makasingit. Kahit anong galing mo siguro sumingit dito, hindi ka makakasingit dito. Makakapa. Traffic. Mas masarap mag-expressway. Sigurado expressway ako pabalik. Ang liwanag ng buhay. Kailan masisilayan ang liwanag? Nissan Pampanga. Ay, traffic light. Lagi na lang akong nai-stop. De bale, malapit na tayo. 9:22. Saan ba yung Nissan na yun? Hirap hanapin. Wala, nawala. Lumagpas ako. Yan. Walang ito pala yung Nissan. Kaya pala di ko makita, binakbak na. Napa-U-turn ako ng malayo. Saan ba pwede ito i-park? Sa insurance? Okay lang dito. So yan. A few moments later. Pupunta sa SM para bumili ng tinapay. Galing ako sa Nissan. Nag-ayos ng insurance requirements.
dahil ako ay nakasira ng sasakyan ng aking asawa. I accidentally scratched the bumper because of my stupidity. Medyo tulog ako nung nagdadrive ako nun, ano. So ito, dito tayo sa Pampanga, baluarte ng mga mabibilis na rider, mabibilis sa singitans. Alright, alright. So it's our turn. Our turn left and right. Oh, it's very dangerous. It's a tricycle changing lane. It's very dangerous, very much. Pero ito pala mag-drive sa Pampanga, guys, na ang nakamotor, ano. Ang lawak ng daan. Ganda ng kalsada na to, ah. Makinis, ah. Ayan na naman tayo. Inabutan na naman tayo ng stoplight. So, dapat dito ako nag-exit kanina. Kaya lang, nag-testing nga ako. Nag-testing ako ng fuel economy sa looban. Ang inaabot ko naman ay isang damakmak na road construction. Look, it's too many, ah. Why are they not going? So, papunta sa mall. Ito, U-turn slot. Yung isa, pakaliwa slot. Entrance. Dahil nauna ang UB, papaunahin ko ang UB Express. Ano siya? Shield para dito blunt. Ah, doon pala siya liligo. Hindi ko alam, ano, kung pwede yung motor na mag-park dito. I will occupy this space. Feeling car. Wala namang nagbawal sa akin, ano. I don't know. Ay siya. Para sa tinapay. Ah. Ang ganda ng sapatos ko, guys. Hindi pa siya fully recovered. Nakakalakad ako kahit meron ako rayuma. Hello guys, so ayan, kanina ko pa sinusubukong buksan tong app na to, no? Kasi pag balik ko sa Bataan, kailangan ako magpascan ng QR code na i-generate ng app na to. Ngayon, yung app na to, hindi ko naman mapagana. Kanina pa dapat ako umalis dito, pero ayaw niyang gumana. Puro pahirap sa buhay. Face mask, face shield. Tapos ito, meron pang mga app na nalalaman para mo. Hindi naman tungkol sa health to, eh. Puro kalukuhan tong ginagawa. Ay, nako. Abala. Sasapalaran ko na lang pumasok sa Bataan ng walang QR code. Titignan ko anong mangyayari. So, nakalimutan ko yung tignan yung topic natin kanina tungkol sa gas consumption ng... So, ang average natin kanina ay 24.4 kilometer per liter, mga isang oras na takbuhan, ano, sa street. Ngayon, titignan natin sa expressway kung ilan. I-reset ko na. Tandaan natin, 24.4. We've got it all for you. Dapat binuboykot yung mga ganyang establishment yung nagre-require ng mga face mask patient yan. Nang wala nang pumasok sa kanila. Uy, katakot yung jeep nila. So, hindi tayo. Magmumotor tayo sa expressway. We got it all for you. Sorry. Okay, 500 pa yung balance natin. Second gear pala ako. Let's go, let's go. Banking and sex expressway. Yeah. Oh, nga pala, no?
update natin tong mga heaters ng 399cc. Yung mga bagong labas guys, 400cc na sa ORCR, Dominar 373, saka yung Ninja 399, saka tong Z399, saka kaya akong may alangan kayo na bumili ng mga ganong motor, nagawa na ng paraan, ano, 400cc na sila sa ORCR. Wala namang kaso, 399, ayun naman, 400cc class nga, diba? Ang talagang dapat i-adjust dyan, in my opinion, ay gawin na lang 300cc or 250cc, diba? Kasi, tignan mo, yung ZX25R ng Kawasaki, tigpo 400,000 na 250cc motor. Tapos, ano, hindi expressway, expressway legal. Kayang-kaya nung mag-expressway, ano? Siguro, panahon na dapat i-adjust na nila. 250cc pwede na kung ayaw nilang papasukin talaga yung mga underbone dito. Pero kung tutusin, 150cc kayang-kaya lang to. Mga NMAX, Aerox. Ala, mag-ano lang nandito. Ganto lang naman yung ano, speed limit, oh, 100. Kayang-kaya ng mga 150cc itong gantong takbuhan. May rules naman, di ba? Kumanan ka. Kung sa 100 ka lang, pag overtake ka, paliwa ka. Ganun lang. Ngayon, marami pa akong gas. Average natin, no, 27 km per liter. Ang range ko, 185 pa. So, marami pa akong gas. Hindi muna ako magpapagas. Malayo-layo pa yan. So, 10:57 tayo dito sa expressway. Nagdadadaldal. Kinat ko ang aking pagdadadaldal ng 10:57. Bali, ang main mission naman natin is makita yung fuel economy, ano. Ito dapat ako maggagas eh, pero okay pa to, marami pa to. Easy, napaka-stable. Nawawala lang yung stability kapag niligo mo yung ulo. Citex in 1 kilometer. motor 500 meters reduced speed. So ito na yung dugtungan ng NLEX SFX. Dito tayo ngayon. Hindi naman din tayo magwawalwal dito sa expressway. Mahirap na, baka matikitan pa ng overspeeding. Uuwi ka na lang eh. Ito ba may cornering pala dito sa expressway? Banking-banking ah! Ayos ano? From NLEX, papasok tayo ngayon ng SFX. Saan ba ako? Clark daw tong kanan. Ayon sa mga signs. So, dito tayo sa kaliwa. This way to Subic. Yeah, Subic. Sa kanan, Tarlac Tipilex. Yan yung Patipilex. Tarlac. And then, meron pa rin palang likuan dito. Clark North sa Concepcion. Dito tayo sa kaliwa, sa Dinalupihan. Bibili kayo ng big bike, alam nyo na. So yun mga kaibigan, the expressway. Dito madalas nagkakamotihan yung mga motovlogger eh. Salubong sa mukha yung hangin. Ah.
yung gantong speed, guys. Uy! Kaldag! Ay! Hindi ko pa nakukuha yung top speed nitong 180. Hindi pa, hanggang 170 lang naalala kung pinaka anong naabot ko rito. Kilometers dinalupian. Pero ang sabi ni J-Max sa last vlog nyo, sarap mag-offroad dyan, oh! Yan! Sakit sa leg. Kumukontra. Kumukontra ka sa hangin. Sakit sa leg. Wala nga. Maintain 130, maano na. Kayang-kaya na itulak yung ulo mo pabalik. Medyo dapat nakaano ka na rin. Nakadak. Kaya cruising 130 140, tingin ko kaya 140. Hindi man ako naka full throttle, eh. Kakalahating throttle lang ako. Kung may hinahangin sa akin, hindi yung motor, eh, yung ulo ko. Bili na kayo, may fairings. Lakas ng hangin. Pahinga muna ako. Kaya pala sa mga motor vlogger, yung mga nakanaikid din, nagbabagal din ng 100. Pagpasensyaan nyo na, guys, ha? Hindi ako madalas nagmotor sa expressway. Ito lang yung komportableng bilis ko, 130. Beyond that, ano na, hindi naman sa hindi ko kaya, pero ang takas ng hangin. Kasi nga 130, ano, eh, para kang lumalaban sa ano, sa hangin, parang layag yung katawan mo. Yun lang. Hindi pa tayo nakalusot sa truck. Jug-jug. One way. One way. Jesus. Okay, chill ride. Gasgasin natin yung gilid-gilid. Malayang habang. Ay, ang gaganda ng motor.
big time, mga tropang pochi. Mahanginan na rin ulit. Danger. Nag-downshift, ano lang, from 6 gear, nagbabad lang, 181, 182. Nag-acceleration test nga ako. Yan. Game. Leg ko, walang iya. 30 minutes lumalaban sa ano? 30 minutes lumalaban sa hangin. Ah, sakit sa leg. Bah, lakas ng sensor niya ngayon ah. Ngayon, so 11:34 ako nakadating sa Dinalupian exit. Habang naantay ko itong get pass, tingnan natin ang average ay 21.6 km per liter. So mas malakas sa gas sa expressway kumpara sa looban. 24 km per liter ako sa looban, 21.6 km per liter sa expressway. Yun. Dahil siguro mabirit, syempre. And then tingnan ko yung range ko. Anytime soon, maubusan ako ng gas. Sabihin ko na lang dun sa Guardia Civil. Hindi ako makakuha ng QR code. So yun, nakarating naman tayo ng ligtas dito sa Limay. Dumating tayo ng 12:07. So malis tayo ron ang oras natin dun sa expressway is mag-11. 10:57, mag-11. Alas 12. Sa oras din. Almost the same lang sa ano, sa looban. Kasi mas maikli yung daan sa looban. Mahaba yung expressway. Kung walang traffic sa looban, mas mabilis ang makakarating sa looban. Mas mabilis yung Limay to itong Bataan to Pampanga. Hindi mo na kailangan mag-expressway dito sa amin. Pero kung gusto mo yung walang traffic-traffic, yun, expressway. And yung aking combined fuel economy, 23.2 km per liter yung nakuha ko. Highway na no traffic, saka highway na may traffic. Blinking na. Tinamad pa magpagasolina, yun. So yun guys, salamat sa pagsama sa aking biyahe. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Thank you. Ciao. Travel ako, hindi ako nag-agahan. Tubig lang. Ito yung first meal of the day ko.